sa binulong taga-subaybay, Ilocos, Emang Mora, sa taga-Masi, Pampurok, na naminguro mo nung ako'y grateful dito, ang napakasipag, Dr. Dinaro P. Segenya, sa mga punong guro ng Pinangolang Dalawa, sa mga puniling guro ng Inan Elementary School, sa mga magulang at sa mga batang nagsipagtapos, isang kapagpalang araw sa inyong lahat. Lubos po ako nagpapasalamat at ako'y nakikitang umarap sa inyo. Ako po ay may halong tuwa at kaba na maalayaan na umarap sa inyo at magbigay ng inspirasyon at muli na naman akong magbaliktanaw sa paaralang bumubog sa aking kabataan. Ako po ay isang sikling pag-aaral. Way back 1994, tama po. Ako po ay isang batang 90s. At sa pagtungtong ko sa isang lalong ito, ay muling nagbalik ang nakaraan na puno ng saya. Dahil noon ay bata pa, isang batang matulad na nakakarami sa inyo, bagamat kayo ay mga naturingan na tinatawag na millennials, kumpleto sa mga bagong teknolohiya, computer, laptop, cellphone, at sino ba ang walang Facebook at hindi online lagi. Ngayon, tayo ay magbalik sa taong nung ako ay elementary pa. Wala pa ang mga gadgets na yan. Bawang mga titos at titas o pinhan lang ang makakarili. Puntahan namin upang laruan, laruan ay hindi sa computer shop. Kundi, ang malawak na bukirin, nandyan yung mahuhuli ng mga botete, una-una ang patatakbuhin, luksumbaka, mga saranggola. Ang hawak ay hindi cellphone, kundi lata at pagpat para sa tubang preso. Nabigyan na natin nakikitang nilalaro ngayon, hashtag Batang 90s. Mga kabataan, maapresent nyo kung ano ang meron kayo ngayon. Maswerte kayo at katuwang ang inyong mga magulang. Natatamo ang mga bagay na noon ay masaya naman kami kahit wala niyan. Noon, isa lang ako sa mga batang patakbo-takbo noon, mahilig maglaro. Kabilang ako sa batang maliit, may team at bayan. Hanggang ngayon, may team pa rin. Hindi lingit sa inyong kaalaman na ako ay may isang kakambal na sabay ko mula kindergarten hanggang grade 6. Lagi niyang sinasabi, maswerte daw ang kambal. Oo, maswerte ako. Dahil may katuwang ako sa lahat. Pagpasok sa eskwela, pag-ilinis ng silid, paggawa ng assignment, at iba pa. Nang matapos ako sa kindergarten, ay masaya na ako. Lalo masaya ang aking kakambal dahil sa ikakit ng medalya sa pagkatapos. Sa unang pagkakataon, naipagkumpara na kami ng aking kapatid. Nang may nagsabi si Allen, anong award? Noong panahon yun, hindi ko pansin yun. Lumipas ang taon, tumating ang pagkatapos sa ikaaring na banta. Katulad ng dati, ang aking kakambal, Bita, nagkamit na karangalan. Hindi ko malimutan ang pagkakataong yun sapagkat nakaramdam na ako nalungkot sa aking sarili. Si Allen, anong award? Narinig ko, parang nila. Napaisip ako sa sarili ko at nasabi ko, magsisikap na lang ako at determinasyon na kailangan kong tuparin na ako'y makapagtapos. May high school pa. Ngunit sa pagbabago ng kapaligiran, nahirapan ako, wala akong makilala. Humina ang aking loob. Sabi ko, ayoko na. Hihinto na lang ako. Unang-una, hindi nagsawa sa kapapayaw ang aking mga magulang na matuto akong magsalamuha. Nang dumating na ang pagtatapos noong high school, gaya ng dati, ang aking kapatid, kakambal, kahit sa ayaw at sa gusto, nagkaroon na naman siya ng award. Bumalik sa aking alaala na ako yung makagraduate
paaralan. Buti nilang tanong si Allen, anong hawal? Namiti na lang ako ang sabit sa aking sarili na higit sa kahit anong medalya ay mahalaga ang determinasyon at maging kontento ka. Iniprove ko ang aking sarili at nakamit ang CEPO Best Student Award. Hindi nga lang atin, sa simpleng award nito, tuwang-tuwa na ako. Doon ang simula na natutunan ko ang mag-appreciate. Hashtag success. May award na ako. Kaya ko palang maging better, kahit hindi best. Kasabay ang aking pag-aaral, sinubayan ko ng paglilingkod sa simbahan. Naging puwede ako at lektor, kumimitor. Tuwing Sabado at Linggo, yun ang aking buhay. Dahil tunay nga na kapag ikaw ay nasa Panginoon, lahat ng mahirap ay gumagaan. And I continue studying sa University of Rizal, Moro, pero hindi pa natatapos ang pagsubok. Dahil kami ay nabuhay ng sapat-sapat lamang noon, doble ang baon, doble ang pamasahin, doble ang vision. Doon ko hahangaan ang aking mga magulang. Alam niyo ba na sila ang mga tunay na engineer? Bakit engineer? What is an engineer? A person that design and build a structure. Oo. Hinubog nila kami magkapatid. Pinatibay, sinuportahan, kahit gaano kasipi ang buhay. Naalala ko pa, baon namin, inuutang pa ng aking tatay. Isa po siyang janitor. Opo. Pinagmamalaki ko na siya ay isang janitor. At ang aking ina ay isang mananahin. Katulad din sa punto ng dumarating din sa punto na ang ulam namin ay noodles, laking meat. Kapag sinuswerte, sinigang na 5 piso, nauso pa yung 5 piso, wala ka open. Hati pa kami ng kapatid ko sa laman. Minsan pag wala, bahog kape. Kanin, okay na bago pumasok. Isang himala sa tono ng gabi ng Panginoon, sa loob ng 4 taon sa kolehiyo, nagtapos ako ng may degree. Isa lang malamang guro. Totoo pala. Hard work plus dreams plus sasamahan ng dedikasyon ay equals success. After graduation, magaral sa pagkaramdam, pero hindi nagtagal ang kasiyahan ito. May isa pa palang lepen. Sa isip ko, hindi pa pala tapos. Ano ba yung pagsubok? Kailan kaya matatapos? Licensure exam pa. Kailangan kong ibasa. Kahit ako'y nagre-review, tuloy pa rin ako sa pag-sisip sa simbahan. Dahil naniniwala ko na kapag kasama mo ang Diyos, lahat ay tagumpayan yung gagawin. Nasabi ko na, Panginoon, ito na lang po sana ang regalo mo sa akin, ang bumasa. And the results came. Wala ang aking pangalan. Sa unang pagkakataon, sa pag-take na exam, ako'y bumasa. In short, I failed. Nabigo na naman ako. Ang alam ko sa pagdating ginawa ko. Dari naman ang aking ama at ina sa Teresio. At sinabi na nila ako na huwag kang mawala ng pag-asa. May isa pa, kumuha ka ulit. Ang dati ko na better, kailangan best pala ang ibigay ko. At syempre, huwag kalimutan ang kumapit sa may kapal. Isang araw, umahawas ang takbo ang aking ama mula sa sasakay tricycle. Halos hindi pa rin na niya yung tricycle pagbaba sa aming bahay. Daladala ang dyaryo at ice cream. Sabay hampas sa lamesa. At sinabi sa akin, Allen, nakabasa ka na. Siyempre nga, iyak ako nun. Doon ko na patunayan sa sarili ko. Nakahit wala ako ng award. Bang,
ng elementary, high school, college, kaya mo magtagumpay. Tama, mga kabataan. Use your prayer as your inspiration. Madadapa, ngunit mapamili. Matusugatan, ngunit itibitili. Iyak ka lang. Winners are not people who never win, but people who never quit. Year 2011, ito na yata isa sa mga taon na hindi ako malilimutan. Taon kung saan ako tinalaga bilang guro, isang pampublikong paaralan, July 5, 2011, sa Sitsumata, sa mataas na tundok ng Tayuman, ang Uno, Teresa. Ang sarap sa pakiramdam, totoo na talaga, ang dami kong pangarap. Hindi pa ako sumusweldo, binibilang ko na ang paglalaanan ko. Bayad utang sa pag-aaral, gamit sa bahay, bagong damit, pagsasayos ng aming bahay. Siguro masarap talaga ang may sariling sahod, lalo na siguro sa ating mga magulang. Kasi sila talaga ang kauna-unahan ng hirap bago tayo makapagtapos. Kita-kita ko ang hindi sa aking mga magulang. Ito pala ang ibabayad ko, kumbaga. Ang makita ko ni ang bunga na walang sawang patitiwala na kaya ko pala na ako ay makapagtapos at makapagtrabaho. Sadyang mapaglarang tadhana. Sabi ko, 2011, ang taong hindi ko malilimutan. Bago pa man tumating ang unang sahod, isang gabi na wala nang biglaan ang aking ama. Walang pasabi, walang abiling. Bakit ngayon, ama? Malapit na tayo. Bakit hindi sana kasama ka ngayon? Ikaw ang tumulong sa akin nung panahon ko ay pagod sa pag-aaral. Ikaw ang unang hindi napagod. Ikaw sana lang ako nakikinig at hinahandugan ko ng speech na ito. Unang sweldo ko, hindi ko kalahin na lahat ng aking pinilang sa pangarap na bibilhin pagkagawa sa pagpapilipin pala ng aking ama malalaan. Masakit man, pero kailangan bumangon. Nataba, ngunit babangon. Mga magsisipagtapos, higit na magaling ang mga magulang. Sila ang tunay na kasama sa hirap at ginhawa. Huwag paliwalain ang bawat oras. Dahil umpisa pa lamang, sila ang kauna-unahan nagtiwala sa inyo. Magtapos kayo. Ipagpatuloy ang pag-aaral. Matutong manginig kapag sinabi, anak, tama lang muna ang kapi-Facebook. Huwag sumimako. Huwag humuso. Gawa ka muna ng assignment. Anak, bumaho ka na. Malilit ka na sa eskwela. Huwag magtakip ng umot. Huwag magdulog-dulogan. At anak, magtapos ka muna. Mamaya na ang barkada. Huwag sundin ang barkada, kundi magulang ang sundin. Dahil walang sino mong magulang ang hindi naghahangad na ikabubuti ninyo. Your schooling in this elementary school may be over. But remember that the vision still continues. Edukasyon, yan lamang ang ipamamana ng inyong mga magulang na hindi mananakaw kahit inuman. Edukasyon ang sandata sa susunod ng mga panahon. Yakapin na ninyo yung mga magulang. Mga mag-aaral, huwag kayong maiyak. Magpasalamat, sabihin niyo silang mahal niyo sila. Lagi niyong iisipin, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Sa madaling sabi, hindi nagtatapos ang lahat sa pagkabigo. Huwag matakot mabigo, determinasyon at lakas ang natutunan ko. Kailan pa kayo magsisimula, mga kabataan? Mamaya? Bukas? Huwag naman. The best preparation for tomorrow is doing your best today.
Oo, tama. Ngayon ang panahon. Hashtag, do your best and God will do the rest. At dahil hindi ako tumigil, ngayong buwan ito, tulad nyo rin ako, natatanggap ng diploma ng pagkatapos ng Master of Education. Mga kabataan, kayo ay tulad ng isang pinto na kailangan pang dumaan sa mga napakainit na apoy para lamang lumabas sa tunay na liging ito. Ihalintulad namin sa tagumpay ninyo, maraming pagsubok, maraming pagdurusa, lungkot at luha, dumaraan ngunit nalalagpasan. Dito kayo tumatatag at kahit kailan, walang sino man ang makabubuhay. At para sa mga bata ito na nasa aking harapan, natatanggap ng karangalan, ang inyong mga medalya ay hindi talaga puro pinto. Ito ay mula sa pawis, pagod, at determinasyon ng isang bata na may pagpupursiging magpatumpay. Congratulations! Mabuhay ang ating mga guro, mabuhay ang ating mga magulang, graduates, 2017-18, Dan Elementary School, mag-aral ng P2-12, handa sa hawa ng buhay, maraming salamat po.